sorry, ma'am. Sabi ko, hindi ko pwede sinasadya. Sorry po, sorry po. Mag-restroom lang po. Okay, okay. Tuturuan ko na lang po kayo na maglinis niya. Okay, sige. Ito, tapos na rin to. Tapos maghahain na po tayo. Sige. Ayan. Ay! Bakit po? Dito ka lang. Kasi tawad ka ba rin po, George Fox? Huwag ka na tumaba. Kuya Ben! Belinda, saan ka pupunta? Nag-aalala ako kay Anna. Belinda, kaso hindi ka na pwede lumabas kasi ikaw na yung tatawagin sa stage eh. Tawad ka ni Boss George! Bitawag mo ako! May ibang makakagawa ito kasi si... Text mo na? Patay na si Tita Lucy! Patay? Nakita mo ba siya namatay sa harap mo? Belinda, kanina ko pang hinaantay, pero hindi pa rin nakakabalik eh. Sundan na natin. Hindi ba magkasama dapat si Anna at si Ma'am Belinda pagtanggap ng award? Dapat talaga tawagan ko kasi baka may problema, bakit hindi niya kasama si Anna? Nung nagpunta ng restroom yung anak ko para tuyuin yung damit niya, hindi pa siya bumabalik. I was just wondering if you saw her anywhere? Ah, hindi ko namin siya nakita. Hindi ko namin nakita. Okay, tayo na. Parang ringtone ni Anna yun ah. Hindi po ata to. Sir! Sir! Kuya Ben! Saan si Anna? Mga waitress, sir. Ano tayo dun? Ikaw lang naman na. Ay, isa mo. Tara na. Belinda, yung dalawang waitress na nagbigay ng cellphone ni Anna. Oh my God. Baka nga silang dahilan kung bakit nawawala si Anna. Anna! Diyos ko! Balik kayo dito! Anna! I'm sorry po, hindi na po namin inabot yung van. Belinda, minahon ka lang. Madaling magsalita para sa inang ganyan. Hindi mo anak mong nawawala. Belinda, nag-aalala lang din ako sa'yo. Sigurado ako, tao ni George yung dalawang waitress na yun. Umikot tayo ng isang beses pa ulit. Pag hindi natin nakita si Anna, humingi na tayo ng tulong sa pulis. Anong nangyayari dyan? Oo nga. Tita, ano po kasi... Ano? Unless you have Belinda with you, huwag mong sasayangin ang oras. May bagong development lang kaya ako napatawag. Ano nangyayari? Was Belinda hurt? May tumangay kay Anna. This is good news. Mukhang distracted ngayon si Belinda. Mas madali natin siyang makukuha. Kita na lang po tayo sa presinto, tita. Okay, mag-iingat kayo. Belinda, my love. Hayop ka! Buhay ka pa pala, George! Pinatay mo si Eduard! Nasaan si Anna? There's only one way para makuha mo si Anna. It's either your life or your daughters. Anong ginawa mo kay Anna? Wala niyo ako! Wow! Gising niya ang special guest natin! Hello po, Mang Ken. Tita Lucy! Tameme, walang masabi. Gulat ka. Buhay pa ako. So ano kala, mamamatay ako ng ganun-ganun lang? Makasamaan niyo talaga! Oh no, na masama na. Halika na. Tara, tara. Tara na. If Lucy's really dead, baka isang deranged fan lang ang kumuha kay Anna. Mga nagpanggap na waitress ang kumuha sa kanya. Mga? So, fans club to. So, kung sila ang kumuha kay Anna, we have to be thankful to them. Because they gave us an opportunity para makuha ko si Belinda. Maghanap ka ng pwedeng pumasa as Anna. Okay. Hello, my sunshine. George, please, pakausap mo naman sa akin si Anna. Madali naman akong kausap, Belinda. Basta tutupad ka. Sa kondisyon ko. Hindi masasaktan ang anak mo. Alam ko naman na ako lang ang gusto mong kapalit para kay Anna. Palayain mo na ang anak ko, pupuntahan kita. Not so soon, Belinda. Kailangan kong makasiguro. Nasasama ka sa akin bago kong pakawalan si Anna. Magkita tayo sa San Lorenzo. Ikaw lang, Belinda. Walang bodyguards, walang pulis. Henry, wait. Oh, bro. Bakit bumalik ka pa? Akala ko sa presinto na tayo magkikita. Wala sila sa loob. And I've been trying to call Tita Belinda, pero hindi siya sumasagot. Ha? Nauna pa sila umalis natin, di ba? Nasaan sila? I have no idea, bro. Just like with Anna, di ko alam na in danger pala siya. I'm her boyfriend, bro. I should have protected her. Sir, gusto lang po sanang magpa-picture po kayo ni Anna. I'm sorry, ma'am.
From the start, duda na ako sa waitress na yun eh. Dapat sinumbong ko na siya eh. Kung may ginawa lang sana ako, di nila makukuha si Anna. Bro, calm down. Wala na rin naman na tayo magagawa eh. Andiyan na yan. But what we can change is the future. Bro, with everyone's help, marireski natin si Anna. Kuya, itabi mo yung kotse, bababa ako. Teka, Belinda, anong gagawin mo? Sige na, bumaba na kayo. May pupuntahan ako. Belinda, hindi ka namin hayaang umarap kay George na mag-isa. Sasamahan kita. Huwag kayong mag-alala. Kaya ko sarili ko. May plano ako. Kuya, pamasahe mo. Sasamahan ko best friend ko. Hindi mo kailangan gawin to, Tiana. Hindi mo kailangan i-rescue sarili mo. Belinda, best friend kita at hindi kita hayaang puntahan si George mag-isa. Si Anna, parang anak mo na rin yun. Tutulungan kita, sabihin natin kukunin si Anna. Boss, dala ko na yung pinakuha niyo. Teka, pareho ba sila ng suot nung kay Anna? Ganyang-ganyang kulay, boss. Hindi naman siguro sila magtataka dyan. Nita nga si Belinda. Pasensya na, boss. Short notice eh. Ito lang yung kaya ng oras ko. Ang sabi mo kasi, magmadali ako para maunahan natin sila. Sige na. Takpan mo na yung mukha. Sige po. Kinakabahan ako sa gagawin mo eh. Wala tayong choice. Kailangan kong iligtas si Anna. Tiana, kung sakaling may mangyari sa akin, ikaw nang bahala kay Anna, ha? Linda, ano ka ba? Huwag mong sabihin niya. Wala mangyayari sa'yo. Dalawa tayo makakatakas kay George at dala natin si Anna. Inuulit ko, hindi mo kailangan gawin to. Hindi mo kailangan i-risk yung sarili mo. Belinda, makukuha natin si Anna. Oo. Makukuha natin si Anna. Hindi ako makakapayag na may mangyari kay Anna. Nawala na sa akin si Eduard dahil kay George. Hindi pwedeng may mangyari kay Anna. Manong pagbilisan po. Kailangan makarating kami sa presinto kaagad. Okay na. Okay lang po ba kayo? Ayos ako. Nanikip lang ng konting dibdib ko, Oren. Dumaan mong na ho tayo sa ospital. Ako, hindi na. Okay lang ako. Manong, daan muna tayo sa mabibili ng tubig. Maurina, pasensya na ho kayo dun sa nasabi ko kanina. Hindi ho ako nag-iisip. Nakalimutan ko. Okay lang, Oren. Naintindihan ko naman ang pinagkagalingan mo. Kung kamatayan na yung naging solusyon para tumigil si Lucy, siguro ganun din ang kay George. Nagbuwis na ng buhay si Eduard para sa kanya. Hindi ko hayaang mangyari sa anak at apo ko. Sabi ko, mag-isa ka lang. Paano uuwi si Anna kung wala akong kasama? Tapatin mo ako, George. May bala ka ba talagang ibalik sa akin si Anna o wala? Of course, Belinda. Eh, ikaw lang naman ang kailangan ko eh. Nasa
nasan si Anna? Sumama ka muna sa akin bago ko ibigay ang anak mo sa best friend mo. Hindi ako sasama sa iyo hangga't hindi ko nakikita si Anna. Dalbo. Kailanganin ko yung baril mo. Pero ma'am, bawal po na ipahiram namin yung baril namin. Naiintindihan kita. Alam ko din yun. Pero hindi naman ako pwede pumunta doon na wala akong ekstrang proteksyon. Sige na kuya, ako nang bahala. But do you think makakatakas ka dahil lang sa isang pirasong baril? Hindi nga ako makakatakas. Pero ipapahuli kita. Hindi nga ako makakatakas, pero ipapahuli kita. Boss, mga barak! I'll see you soon, Belinda. I'll see you soon. Dalian niyo! Doon! Doon sila tumakbo! Doon, doon! Si Anna yung binigay sa amin. Si Anna! Si Anna! Kamusta si Anna? Belinda, hindi si Anna yung binigay niya sa atin. Ha? Ano? Nasaan si Anna? Tsaka bakit ka tayo bibigyan ng ibang tao? Belinda, baka may ibang plano pa si George. Paano kung hindi talaga si George ang may hawak kay Anna? Belinda, ano sinasabi mo? Nung nagpunta ng restroom yung anak ko para tuyuin yung damit niya, hindi pa siya bumabalik. I was just wondering if you saw her anywhere? Hindi po namin siya nakita. Hindi po namin nakita. Okay. Tayo na. Anna! Diyos ko! Malikay dito! Anna! Hayop ka! Buhay ka pa pala, George! Pinatay mo si Eduard! Nasaan si Anna? There's only one way para makuha mo si Anna. It's either your life or your daughters. Anong ginawa mo kay Anna? Yung dalawang babae na naka-uniform na waitress, di ba sila kumuha kay Anna? Parang hindi tugma eh. Ang kasama ni George, isang lalaki lang. Sino kukuha kay Anna? Ma'am, i-examine po muna natin yung mga bangkay bago natin i-release sa inyo.
Pagagawan din ho natin ng forensic analysis yung kasama ng kapatid nyo para huma-identify natin kung sino siya. Baka pwedeng paki-double check po yung bangkay ng kapatid ko. Sige po, ma'am. Dalawa lang po na-recover namin dun sa loob ng kotse. Gusto ko lang ho makasiguro na tamang bangkay yung mapupunta sa amin. Sige po, ma'am. Pero medyo matatagalan po ang paglabas ng resulta nun. Paano kung buhay pa si ate? Linda, ano ba? Matagal lang patay ang ate mo. Si George. Si George ang may hawak kay Anna. Tsaka Belinda, wala namang iba pwedeng gumawa nito, diba? Si George lang. Siya lang ang may motibo. Sino tatawagan mo? Kailangan natin makasiguro. Kailangan ko makontak yung police na may hawak ng kaso ni ate. Belinda, eh, di ba nakita mo naman yung kotse sumabog? So, kotse na... oo nga, pero hindi tayo sigurado. Sabi ko na nga po ba, may mangyayaring masama eh. Sana pala nasabi natin kay Anak Belinda para naiwasan mangyari ito. Huwag ko kayo mag-alala. Naniniwala ko at nananalig ako na pinakikinggan tayo ng Diyos. Hindi niya papabayaan si Anna. Sana nga, Maureen. Para matapos ang buo ito. Fake Anna po yung binigay ni Sir George kina Tita Belinda. Opo, yan din pong report na nakarating sa amin. Parating na rin yung mga kasama niyo rito. Sa kanila na lang po kayo magtanong. Wala si Anna kay Boss George. Gusto ko na yung explanation. Sa anak ko, diba? I was just wondering if you saw her anywhere. Diyos ko, tulungan niyo po akong mahanap ang anak ko. Bigyan niyo pa po kami ng pagkakataon na magkasama ng mas matagal. Simula po nung magkasama kami, puro pagsubok na lang ang kinaharap namin. Bigyan niyo po muna kami ng pagkakataong maging masaya ng magkasama. Ingatan niyo po si Anna. Ilayo niyo po siya sa kapahamakan. Pakiramdam ko, kasalanan ko lahat daw ito. Kung hindi ako nagpabaya, hindi nila makukuha si Anna. Hindi, wala akong kasalanan. Huwag mong isisi sa sarili mong lahat. Ang may kasalanan nito, yung taong kumuha kay Anna. Kung si ate talaga kumuha kay Anna, pinapangako ko sa'yo pagbabayaran niya to. Henry, Prince, nakarating na pa sila, Belinda? We're still waiting for them po eh.
Sana naman naging matagumpay sila sa pagbawi kay Ana mula kay Boss George. Tita, wasn't Ana. Boss George used that decoy, so hindi si Boss George ang may hawak kay Ana. Ma'am. May balita na ho ba? Na-identify na ho yung sasakyan na ginamit sa pagtangay sa arang inyo. Pinapacheck na rin ho namin lahat ng CCTV na malapit sa lugar na pinangyarihan. Nakatimbili na rin po yun, ma'am, sa mga kasamaan po namin. Pakibalitaan ho ako agad kapag na-locate na. Ang telepono mo? Okay na yan. Tara. Anak, okay ka lang ba? Buti hindi kayo napahamak. Saan ba yung polis? Ito na po ang dokumentong na-request sa amin. Lumalabas po sa pagsusuri na wala sa mga bangkay na sumabog na kotse ang tumutugma sa record ni Miss Lucy Lopez. Ha? Huh? Ano yung masabihin? Hindi ho katawan ni Miss Lopez ang nakuha ninyo. Kundi katawan ho ng babaeng nagngangalang Beatrice Roque na napag-alaman nila na nakapile din ho siya sa missing persons. Dahil apparently, lihim ho siyang karelasyon ng may-ari ng sakyan na ninakaw ni Miss Lopez. So, pata-pata other body? Siguro sila binites po yung isang bangga. Ang ibig sabihin nun, buhay si Lucy? Kung buhay ang kapatid ko, malamang nasa kanya si Ana. Kailangan niyo mo kami tulungan. Kailangan iligtas natin ang anak ko. Sa liwanag ay magpapalit.